Okay, magandang morning po ulit sa lahat. Bakit day 12 po kami. Bibigay reaction ulit tayo dito sa project natin. Pagpasensyan nyo na po ako. Yung reaction namin dito ay hindi po ukol dito sa project namin na ito. Kundi para po sa lahat yon. Para sa kapatiran ng lahat. Lahat ng nagpapagawa ng bahay na may demolition. At ile-layout yung bahay. Kasi malayong mas madali ang trabaho pag walang demolition at layout lang. Okay, update natin itong project natin ngayong araw. Day 12 po, day 12. Sabi ko kahapon na isa-isahin ko yung nangyari dito. Kung babalikan nyo yung videos namin mula day 1 hanggang day 8 ay puro demolition at yung sa puting at taibim yung nangyari. Kaya napakabagal po ng proseso nung una, pagkat nahirapan kami sa demolition talaga at pukay. Makikita nyo yung flooring na yon, yun yung nasa dulo. Tres po ang kapal noon. Pag lagpas mo ng 1 feet, may flooring na naman po. Tres na naman po ang kapal. At tumapat yung tie beam ng dating asintada. Kahit dito po, tumapat po. Tumapat din po dito sa harapan. Yung buhangin po namin ay nandun sa labas. Yun. At ang pinagpupunan namin ng tubig ay doon din po. Medyo malayo din po. Yun. Itong area ay masigit po. Itong area. Yung waste, kaya yung waste namin, pag tinambak namin sa kabilang side, pag uukayan namin na naman yung kabilang side, ililipat na naman namin. Buti na lang. At mayroon dito sa kabila. Doon o. At kinuha nila yung ibang waste. Pero yung ibang waste namin ay tinambak namin yun sa gilid nila. Baka ibabalik na namin yan dito. Kasi may tatabunan pa ito. Kasi pag napakaraming waste ay hindi naman po kami basta-basta makakagawa. Sapagkat alam nyo na, yung hukay ay nandun yung waste. Lilipat na naman. Ganun yung proseso namin dito. Kaya medyo natagalan talaga. Pero kita na yung improvement niya. Sa dalawang araw ay nakapagtayo kami ng bali limang poste. At nailagay namin yung isang puting dito. Yun. Bale, baka sakali ngayong araw ay last na buhos na ngayon. At maglalagay kami ng mga scaffolding na. Yun. Po, yung reaction po ng ginagawa namin ay hindi po ukol dito sa itinatayo namin. Reaction po yun para sa lahat. Para sa kapatiran po ng lahat. Kasi, gaya na sabi ko kanina, malayong mas madali ang pagpapatayo ng bahay kung walang demolition at walang pagbabagbag na naganap. Okay. So, yan na. Start na kami. At mag-update ulit tayo mamaya. Kaya nga pala, may mga nagtatanong ukol na sa ads namin. Hindi pa po kami monetize. Kulang pa kami sa WhatsApps. Kaya, wala pang komersya. Mga nagtatanong ukol sa ads namin ay wala pa po. May 1,000 pa yung kailangan naming oras para ma-monetize at para makapag-apply kay YT. Okay. What's your name? Ano yung tinagan mo? You don't know. Anong pangalan? What's your name? Ayaw magsalita. Mga isang linggo pa kami. Magka-vibes na kami nito. You know what is nosebleed? When I talk to you, blood will come out here, oh.
Stay. Shout out. Shout out. Ayaw talaga ng salita. Right. Update muna tayo ngayong break. Break time. Bale, tinanggal na namin tong porma nito. Saka yung porma nito. Bale, ito yung mga binuusan namin kahapon. At naporma na rin namin yan. Doon sa gilid doon, yung pinaka-tie beam. Dito. At saka yan siguro mabubusan ngayon. Bale, pinatanggal na rin natin lahat yung waste dito sa loob. Para mas magandang kumilos. Yan o. Ito po yung pinaka-bossing namin. Shout out sa'yo, Eating. Baka may mensahe ka kay mama mo. Shout out. Sweldo. Sweldo. Oh, shout out kay Ati Menki. Sweldo daw ni Eating. Alay, may nakaprepare ng halo doon. Eh, pagpasensyan mo nyo na po kami. Wala pa kaming machine. Mixer machine. Baka pag sumildo tayo at pinagbigyan na tayo ni Whitey, yan yung mga unang-unang pupunta rin natin para sa tropa pang kabuhayan ng tropa kung pagbibigyan tayo ni Whitey. Ano, medyo malinis na po sa loob. Ay by tomorrow siguro, pag nabuhusan namin tong dalawang tie-beam bukas, ay scaffolding na kami for beam sa taas. Bibim na po kami. Scaffolding. Inuulit ko po, bale yung reaction natin dito sa trabaho natin ngayon ay hindi po para dito sa site. Para sa kapatiran po ng lahat yon. Sapagkat napakahirap po ng renovation. Doble trabaho po. Para naman sa kapatiran ng iba. Kasi yung ibang nagpapatrabaho kasi ay accomplishment talaga yung hinahanap. May ka din, amuyo daw atan. Amuyo daw. Yung sa bagay, totoo naman yun. Accomplishment, kahit ako man ang nagpapatrabaho ay accomplishment din ang hanapin ko. Pero dapat salang-alang din ang nagpapatrabaho yung area ng pinagtatrabahuan. Yung mga materials, kung nasaan halimbawa yung mga materials, saka yung paglalagyan ng mga waste, halimbawa yung mga yung tubig pa, halimbawa yung malayo, dapat din sanang salang-alang yun ng nagpapagawa kung halimbawa, kasi may sinalihan akong page, yung ibang komento kasi doon ay hindi maganda para sa mga karpintero, mga mason, nasa yung mga nasa construction. Hindi maganda yung komento nila. Hindi pa nakikita yung site, hindi pa na nagkonklusyon na ng hindi maganda para sa mga nagtatrabaho. Dapat sana bago magkonklusyon or magkomento, dapat alamin yung site kung ano bang dahilan at medyo delayed yung trabaho o mabagal. Sabagay, may mga nasa construction din ganyan talaga, sinasamantala yung pagkakataon. Pero hindi naman po lahat. Meron lang siguro, mga ilan-ilan. Pero hindi po lahat. Okay, back to work na kami. Update ulit tayo mamaya. Saka pala dun sa nag-aabang sa fire tree o sa blossom tree, baka bukas na lang po ulit. Hindi na kami nakapunta kanina at na-flat yung motor. Baka bukas na lang po ulit. Energy drink. Thank you, Kupramnay! Right, update tayo sa ating project sa nangyari ngayong araw. Bali, kumpleto na lahat yung poste. Buhos na rin mga tie beam. Yan o. Tie beam. Tapos na. Bale, ang kulang na lang sa tie beam ay ito. Sa gitna. Tsaka yung sa gilid. Dalawa.
At baka bukas ng hapon ay scaffolding na kami for beam sa taas ang second floor. Ayun, no? Kita na yung improvement ng 3 days. Shout out eating. Pare, pauwi na po kami. Uwi na po. Tapos na naman ang magtapon. Abangan nyo po muli yung ating munting shout out kay ay sa pag-uwi natin sa bahay. O, Ting, baka may gusto kong i-shout out. Shout out Ate Ting. Yung sweldo daw niya. Baka naman. Uwi na po kami. Yan o. Gusto ko lamang pong liwanagin sa inyo na yung reaction ko po about dun sa project ko ngayon ay hindi po ito tumutukoy dun sa project mismo. Kumbaga, ginawa ko lang example yung project ko ngayon para sa mga nice magpagawa ng bahay na may part ng renovation, may part ng demolition, yung hukay. Alam niyo na yung kung napanood niyo yung simula day 1 to 8 namin, ganun kahirap yung trabaho. Sana ang titingnan naman sana ng may-ari ay hindi lang accomplishment, o, di po ba? Tingnan niya rin yung sitwasyon ng site, para kasi nababasa ko dun sa sa ibang sa page na sinalihan ko na kawawa naman yung mga kasamaan namin na karpintero, mason, mga contractor na nabubuli sila ng pinagtatrabahuhan nila. Nang halimbawa ay nag-upload sila sa page, tinatanong nila na ganito, ganito. Tapos yung managko-comment naman na hindi man lang nalalaman kung ano talaga yung kwento, kawawa naman yung mga kaparehas namin nasa construction na napupuna, di po ba, na makesyo ilang araw na kukunti pa lang yung natapos, pinupuna na sila agad na hindi man lang inalam kung anong dahilan, di po ba, kung bakit nga ba mabagal. Pero hindi ko naman po nilalahat na ipagpamanhin po ninyo sa mga kasama natin nasa construction. Meron talaga pong mga ganitong mga tao na mapagsamantala din sa mga nagpagtatrabaho, nagpapatrabaho. Pero hindi po lahat. At sinisiguro ko po sa inyo na mas marami po sa amin ang nagtatrabaho ng maayos kaysa dun sa mga nagsasamantala. Okay, sana po ay maliwanag na po yun sa lahat. Other side lang po yun. Halimbawa, kung ikaw po ay nice magpagawa ng bahay, ito magiging basehan mo yung project ko ngayon sa lahat ng mga kasama na ay sa lahat ng mga friends ko sa YT ngayon. Itong magiging basehan nyo yung trabaho namin ngayon. Kabisado ko yung mga tao ko, ilang taon na po na silang kasama. Kabisado ko yung trabaho nila, mabilis po silang gumawa. Kaso, yun nga ang nagpairap sa amin. Nakita nyo na sa past uploads ko. So, kayo na po ang humusga sa amin. So, bago natin tapusin ang ating video ngayong araw ay magsa-shoutout muna tayo sa mga bago nating mga kaibigan. Shoutout kay Michelle Romero. Ang content po ng bahay nito ay parang family vlog at daily living. Sa dati ng kaibigan natin na si Christian Boy Palaboy, thank you bro sa suportang natatanggap ko sa iyo. At salamat rin sa pa-shoutout mo sa akin. Ang content po ng bahay nito ay DIYs, construction, parang mga ganun yung content ng bahay niya. At shoutout din kay
car mechanic. Thank you, bro, sa suportang binigay mo sa amin. At shoutout din kay Arman Construction. Bale, ang content po ng bahay nito ay construction. Pakitulungan po nating lumago ang bahay nito, Arman Construction. Bale, taga dito po sa amin yun, Norte, mga papuntang Isabela, Santiago City, Isabela. Okay. At salamat po sa lahat ng mga tech vlogger na patuloy na sumusuporta sa amin, sa akin. Bale, yung mga tech vlogger po na nakasuporta sa aming channel ay nanggaling po lahat yon kay Dialan TV. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga tech vlogger. Shout out kay San Sego Electronic. Thank you, bro, sa supportang binibigay mo sa aming munting channel. At kay Fix and Review, Rafi, thank you sa patuloy mong pagsuporta sa aming bahay. At shout out din kay Karim Botchogan. Bali, ang content po ng bahay nito ay daily living at may halong mukbang din. At lastly, shout out kay Ate Hali. Bali, ang content po ng bahay nito ay foods, mga recipe. Ganun yung content ng bahay niya. Alright, that's it for today. Bali, gamit na po dito. Maraming maraming salamat. Pasensya na po sa lahat ng mga hindi ko na i-shout out. Sinisikap po, po naman pong lahat talaga i-shout out natin. At okay, yan na muna. God bless po sa ating lahat.